Ay, clear pala yan. Clear. Okay. Tira lang kasi yung isang yun. Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. This Lynn Malakay po, Simplify Happiness. Simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito guys, sa mga sumusubaybay po sa aking vlog, so alam nyo naman po, yung aming third floor is, ayan, long span po yung ating labas. So ito po si husband, so ayan, magre-ready na po tayo, ayan, dahil gagawin niya po yung aming, ayan, nire-repair natin yung ating bahay na yero kasi po tumagas po nung umuulan. So ayan po, inahanda niya na po yung ating gagamitin. So sabi niya, nung sa akin, ng tumagas doon sa second floor, doon sa Mickey Sami, huwag daw ako mag-alala kasi alam niya kung saan ang gagaling. So makikita nyo po iyan yung long span. So ipinatong kasi dito sa may ano, ayan, dito sa may parang pinakagilid nung ano, terrace. So makapal po kasi yung syempre, mas mataas yung pinakagilid nung terrace. Ayan, para wag nga papasok yung tubig doon sa loob. So tumagas dun sa ano, sa second floor. So sabi kasi ni husband, dapat yung pinakayero na yan dapat dun sa ibaba niya ilalagay. So dapat guys, yung pinakaibaba ng yero niya dito sa may tiles ipapatong. So hindi niya inano pinatong kasi nga baka mabulok pag nabasa, nababad sa tubig. Ayaw niya dun ipatong. Kaya ipinatong niya dyan sa pinakagilid ng terrace na ayan, medyo mataas yung ating semento. Guys, yung aming third floor kahoy po yung pinaka-flooring and then yung second floor kahoy din po. Kaya lang po, dun sa paligid po nung second floor yung aming wall is bato. Pagdating dito sa third floor, ang ating flooring guys is marine din, marine ayun, plywood or hardy, marine. So marine ang pagkakatanda ko guys. So pinatungan lang natin ng linoleum yung ating flooring dito. And then pero lahat ng mga ano niya puro bakal na po. So wala kaming ginamit na kahoy. So iyan yan, diyan tumagas yung tubig papunta doon sa second floor. So nagulat kami ng aking mga anak, buti na lang nandito ako. Hala, sabi ko, bakit may tagas? So ayan naman si Mister, basta sinabi mo na ayo may gano, may problema. Ayan, alam niya kung saan nang gagaling kasi siya nga po yung gumawa. So ayan, old, ayan pala yung natira namin doon guys na ana, ayan yung ating asilan. So ayan white na asilan. So ginamitan, yan po yung ginamit natin nung ginagawa yung ating bahay na yero. So sa mga hindi pa po nakasubaybay sa aking channel, meron po akong kumpleto na ano, ayan kung paano nagawa itong aming third floor na bahay. So ayan guys, so tignan nyo naman oh. So talaga dapat remedyohan kasi nga tatagas, itag-ulan na. So ayan, ang ating long span, ayan, ang ating wall is long span. Pero doon sa ating first floor, bato po. And then, yung sa ating second floor, bato po yung ating paligid. So, ayan, dapat talaga, ayan, i-re-repair na agad para pagka umuulan, hindi na tayo magka-problema. May magandang gawin pinto. Kung lalagyan naman ng kurtin. So ito nga guys yung aming munting tahanan. So yung aking ayan, yung aking lot area kasi is pahaba guys 26 to 28 square meter kasama po yung terrace dito sa may harapan guys. So
So, maliit po sa family of 6. So, sabi ko sa husband ko, no, ang aming bahay po isa hanggang second floor lang po. Ayun, hanggang second floor po siya. Kasi nga po binabaha dito sa Valenzuela. So, nito nga, lumaki po yung mga bata. Eh, dalawa lang yung kwarto namin. So, talagang nagsisiksikan na kami. So, sabi ko sa husband ko, gawin mo na yung ating third floor. So, sabi ng husband ko kasi pag bato, malaki ang magagastos mo talagang kukulangin talaga tayo sa budget. So, ayun nga, nag-decide kami. Nung una, isang plano namin is a hardiplex. So, nagbago. Last minute, nagbago na naman siya. Nauwi kami sa long span. So, yan, may maliit kami ditong terrace sa aming third floor at saka sa second floor, yung aking laundry area, guys. Alam nyo, guys, ako talaga, gusto ko sana ba to. Kaya lang, ayokong ipilit na kasi kulang talaga sa budget. Wala tayong magagawa. So, ito na lang po yung aming ginawa. Long span yung ating wall. So guys, soon i-update ko kasi kayo, guys, may mga nagtatanong kasi kung magkano yung total na nagasto. So, nasa akin pa yung mga resibo nito. So, hindi ko pa siya totally talaga na-compute. So, mas maganda talaga kasi yung ating i-detailyado kung talaga magkano yung nagastos para ayan, may idea kayo. And last October ito, 2022 nung ginawa. So, mabilis lang yung pagkakagawa. October, November, December. Ayan, October, November, December, nakalipat na kami sa ating third floor diyan. Ayan, na-open na yan nung Christmas. Ayan, ayan yung natin, bintana. Long span niyan, buong yan. So, ayan yung ating third floor. So, ito naman yung ating pasilyo dito. So, ayan nga guys, pagpasok dito, may pasilyong maliit. So, dito sa itaas ay naging tatlong kwarto. So, ayun, ang ganda dito guys sa paligid. Pag nandito ka sa third floor, ang lamig guys. So, ayan yung ating So, pag nandito ka guys sa itaas, ang lamig. Ayan. So, dito sa metere. So, may nagtatanong kung mainit ba ang ating long span. So, ayan. Depende po iyan sa ating siyempre, sa ating pakiramdam. So, okay naman siya guys kapag naka-open yung mga bintana, hindi may electric fan ka, hindi naman siya ganun kaano. Kasi may to guys, double walling na na marine sa loob. So, yun. Ayan na yung bagong binili ni Mister. Ito na yun, clear. Clear naman yung ilalagay niya, papatungan niya. So, ayan, tinodo niya na yung ating dikit. Sabi ko kasi, dapat ayusin niyo yung mga tumatagas kasi nga baka mamaya wala kami dito, alam mo naman, dapat safety first. So ayan, dinidikitan niya na yung mga iba pang nakikita niya na dapat dikitan guys. So wala po akong naging problema dito sa long span guys, kahit po ito ay yan, long span yung ating third floor na may double walling na marin sa loob, wala po akong naging problema. Yan lang po. So ayan, dinidikitan ni Mister. So yung mga possible na papasukan ng tubig, ayan guys, sa akin talaga, maganda talaga kung bato. Kaso kung kulang yung budget mo, bakit ipipilit mo? So sinabi ko lahat yung gusto ko sa aking husband na dapat yung ating itaas, gawin natin tatlong kwarto. So ayan, naging tatlong kwarto. Doon sa isang kwarto guys, ayan, dyan sa may bintana na yan, dyan sa, ayan, dito sa part na to guys, may isang kwarto dyan. Tatlong bata po yung natutulog doon. Tatlong anak ko doon natutulog sa may harapan guys. Ayan, ang lamig dito guys. So ayan, dyan, tatlo yung natutulog dyan. So ayan, pati mga ilalim ng bintana dinikita niya na guys. And then doon sa isang kwarto may natutulog po yung aking anak, naman solo siya. Doon sa isang kwarto kami po. So dito ay wala kaming mga lagayan ng damit. So iniwan namin doon sa second floor, doon sa old room ng aking anak. So ito pa isa kong problema guys, itong alulod na to, hindi kasi natapos guys talaga. So ayan, kasama na siya sa gagawin ng aking husband. So ayan, dinidikit-dikitan niya talaga yung mga nakikita niya na talagang ayan, hindi na niya na final retouch kasi dito masyado. Saan pa possible? Ay, clear pala yan, clear. Pero lang kasi yung sinunod. Ganun kayo na panunikit? Tsh!
syempre, guys, gagawin na natin yung ating alulod na isa rin sa problema ko kasi ayan putol. Makita nyo kasi putol. Meron siya dyan nilalagay na tubo. Dati, pinapatong niya dyan sa may gilid. So, ayan. Baba po tayo dito sa second floor. So, ito yung second floor namin, guys. Ang floor po nito is marin din po. Ang wall, bato. So, ayan. Doon namin pinatong yung ating long span. So, dyan may tumatagas, guys, sa kesame dyan sa gilid na yan. Sa likod ng pinto na yan, guys. Ala, ang lakas, guys. Sobrang lakas talaga nung tapo ng tubig. So, natakot kami nung aking anak. So, nilagyan ko ng timba. So, dito naman sa bandang gitna, wala. So, syempre, sabi ko sa husband ko, dapat, ayusin. Kasi nga, pag yung mga anak ko naiwan, kawawa naman. So, yung buso ko nga ay nanlaki mata. So, yan. Nandito na naman tayo sa ating third floor. So, yung aming alagang aso. So, yan yung ginagawa niya na, guys, yung ating alulod. Iyan, ito, matapon dun sa aking midlabahan sa may second floor. So, sabi ko, isabay muna. So, ayan. Hininga niya ako ng budget na 200 pesos. Dadagdagan niya na lang. So, yung kagandahan niya kasi si husband po talaga yung gumagawa. So, kumuha na lang po kami ng dalawang makakasama niya nung ginawa itong aming long span na bahay. Ating yerong bahay na third floor. So, ayan guys. So, ako, thankful ako kasi ayan, satisfied po ako sa aming ayan, third floor. So, wala po akong naging problem dito na major since ginawa po ito last October 22. So, ngayon is ayan, June 2023 na po. So, okay naman po. Okay po siya. So, ayan, tag-ulan na. Magtatag-ulan na. Kaya dapat ayusin na natin yung mga tumutulot tumataga sa ating mga bahay. So, ayan guys, bumaba na si Mister. So, ayusin niya nga itong ating alulod. Kumuha na siya ng hagdanan, guys, kasi ayan, hindi niya maaabot talaga. So, ito ayan, nakakonekta po yung alulod na yan doon sa bubong po ng ating third floor. So, stainless po yung aking binili na mga gutter. So, ayan, nakakonekta po yan doon hanggang sa may itaas po. So, ito po yung aking mini laundry area po. So, ayan, imi-vlog din po to. May sariling video rin po ito ng paggawa po. Ayan, na i-vlog ko po. So, sa mga gustong sumabay po sa kung paano nayari itong aming third floor, bahay na yero, tsaka yung aking laundry area. May old video po ako doon sa aking mga video. So, ayan, hanapin nyo na lang. Click nyo po. Baka makakuha kayo ng ideas. So, ayan pa rin si Mister. Ayan, ginagawa niya na itong aming alulod, guys. So, ayan, yung ating ayan, dapat maayos na talaga dahil tagulan na. So, ayan yung ating nadikita ni Mister. So, ayan, sabi niya wala na raw tatagas dyan talaga. So, in fairness naman po, talagang nitong mga nakaraang araw umulan, wala na po talagang tumagas. So, thankful po. Thankful po.